guys. Katatapos lang natin na rescue yung ano, no? Yung tumawag sa atin na meron tayong customer na BMW X1. Tumawag siya sa atin kahapon pa. Kahapon, and then last 2 days ago tawag siya uli. So ngayon lang natin napuntahan. Ang kanyang reklamo sa kanyang sasakyan is ang kanyang near side rear mayroong tunog, tumutunog daw. So pinuntahan natin, chinek natin yung kanyang arms, bushings and everything. Everything solid. One thing that we know, the wheel, the studs are loose. Wheel bolts or wheel studs are loose. So the guy forget to tight and then retorque. Mabuti na lang at hindi ito natanggal, no? So hindi natin nakuhanan ng video dahil sobrang pagmamadali din natin, hindi natin nakuhanan ng video. So naalala ko pala na naka full charge na pala yung ano natin, naka full charge na pala itong cellphone natin. So kaya hindi ko na ano na dapat makuha na dapat nakuha na natin ang video yun para makita niyo at masaksihan niyo yung mga pangyayari. But anyway, ayos na. Nagpakabit lang siya ng kinabitan natin ng spacer, 20 mil na spacer sa rear, and then yung rear bolts as well, stud bolts, mahaba according to the factory spec, no? Yung pagka ano, magpakabit kayo ng spacer, kailangan yung mahaba, kailangan din mahaba na bolts or wheel studs. So yun, and then pagka may time, babalikan natin uli siya dahil mayroon siyang ipapagawa ng kanyang rocker cover gasket, nag-leaking. Normally guys, yung mga BMW rocker cover gasket, 1 series siya. Tapos yung kanyang sasakyan is makina is A46. So 1 series, pero ang makina is A46. So pagka mga A46, alam na natin yan, nakabaklas na din tayo ng ang makina ng mga A46. Ni-rebuild natin, so sanay na tayo sa mga BMW, no? So ayun, sobrang papasalamat niya na tumakbo siya ng 160 sa M50, hindi nagliparan yung gulong talaga. So pag ganyan guys, pagka meron kayong marinig na ingay o kaya wobbly before kayo mag-travel, kung maaari sipain niyo yung gulong, no? Or alug-alugin niyo sa inyong sa inyong paa. Malalaman yun pagka kasi umaalog-alugin pagka sinipa-sipa ninyo sa inyong paa. Try to kick the tire, and if it is, you can determine if it is wobbly or not, because when you kick the tire that is wobbly, it has to be movement, like wobble play. So in that case, ma-alerto na kayo na kailangan nang higpitan yung yung kanyang tire, no? So yun
lang ang nakita natin na diferensya sa kanyang sasakyan. By the way, yung kanyang sasakyan X1, bagong kabit ng ano, bagong kinabitan ng rear brake disc sa kasa, sabi niya, sa kasa. Yun nga lang, after na pagkabit ng ano, rear brake disc, tumawag siya sa atin kasi natatakot din siya na babalik doon sa kanyang pinag-ayusan na kasa. Sorry, baka tatagain siya, so hindi na siya babalik doon. Instead, tinawagan niya tayo, and then yun, nasaksihan talaga niya yung ano, yung gulong. Maluwag yung start bolt. So napaka delikado po yan. Kibali 5 volts pero hand tight. Lumuwang. Naka hand tight, hindi naka torque. Yung kabila mahigpit. Yung offside rear mahigpit. Yung near side rear, which is the left side rear of the car, is loose. So it's just loose wheels ang issue doon. And then simple, no? simple lang talaga ang napuntahan natin ngayon. And then ano pa, kukuha tayo ng video. Hindi natin makalimutan, kukuha na ng video yung ano niya, yung kanyang sasakyan, no? Mahilig itong tao sa ano, mga modified. Mahilig siya sa modified. Pati yung kanyang cover ng engine is ano, nakapintura, no? Cover na makina, nakapintura and everything. Tapos ay, may mga body side skirt na nilagay. Ano siya? Car enthusiast. Ibig sabihin. But sa kanyang pagka-car enthusiast, hindi niya na-check na yung kanyang wheels pala ano na, lumuwang na. Yung mga stud bolts, kasi na hindi nagpitan galing sa kasa. So actually hindi na kasalanan yon. Actually ang mag-look after nun sana yung taga-kasa talaga, yung kasa kung saan niya pinagawa yung kanyang sasakyan. So siguro hindi na niya binalikan dahil ano, tatakot na din siya siguro. Nataga siya daw, nataga siya sa sigilan. So hindi natin maiwasan yan. Mga kasa yan eh. Pagkakasa, normally mga mahal talaga yan. Dahil may pisto yan eh. So yun guys, another thing, ano pa ba? So ganyan yan talaga mangyayari pagka ano, siguro na under pressure yung ano, bawa, no? Kaya nakalimutan na may retort yung kanyang wheels. So and then guys, we will let you inform pagka ano, pagka nagpagawa siya uli ng kanyang sasakyan. Maybe next 2 weeks, per week, I don't know. Now we have to see. Kunting ano lang pala, kunting tips lang pala. Pagka ang sasakyan nyo ay, halimbawa nagdadrive kayo ng sasakyan,
kasi napapansin nila na malakas na sa konsumo yung inyong sasakyan. Malakas na sa konsumo. So the number one to look after is the basic service like oil, oil filter, air filter, fuel filter kung diesel car, and then sabay nyo na rin yung ano, yung cabin filter para malinis na lahat, pati malinis yung hangin na pumapasok sa loob ng sasakyan, no? So cabin filter also very important. So yan, pagka medyo malakas na sa konsumo ang inyong sasakyan, yan na po ang palatandaan na kailangan nyo ng magpa-service. Like yung air filter, pagka sobrang barado na ho ito o sobrang dirty na yung air filter, talagang mahihirapan yung sasakyan or mahihirapan yung makina na maghigop ng air. So kailangan niyang mag double time or kailangan ang makina is to work hard para makapaghigop siya ng air para magkaroon ng equal burn dun sa chamber, no? So nasa sa inyo yun. Basta sa mga hindi nakakalam, drop me a message, text or call me. At ating nasikasoy ng iyong sasakyan. Wari man lang kung hindi natin i-reschedule natin dahil siyempre nagtatrabaho din tayo, no? Din yung saka na natin ma-actionan pagka makakuha tayo ng day off kasi nagtatrabaho din tayo. So salamat mga kaibigan, it's just talking about the loose wheels or loose stud bolts on X1 BMW rescue operation. Thank you.